ang paglaya ng Pilipinas, The Battle of Manila. Halos hindi namamukhaan ang syudad. Puno ito ng mga patay na katawan ng mga sundalong nagpalitan ng putok dito at ang mga sibilyan na nadamay sa digmaan. Halos lahat ng mga buildings ay natupok ng apoy at nagkalat sa kalsada ang mga debris nito. Ito ang itsura ng Manila matapos ang labanan noong 1945. Napakalaki ng kaibahan ng Maynilang kilala natin ngayon. Pero ano nga ba ang nangyari sa taong iyon? Bakit may nagdigmaan sa syudad ng Maynila? At ano nga ba ang kahalagahan nito sa ating kasaysayan? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang Battle of Manila na naganap noong World War II. Noong December 1941, sinugod ng mga Hapon ang Pilipinas. Nang mangyari ito, 2 taon na ang nakalipas magmula ng sumiklab ang World War at hawak tayo ng mga Amerikano. Hindi handa ang mga Amerikano sa puwersa ng mga Hapon at matapos ang isang buwan, pinasok nila ang pinakamahalagang syudad sa Pilipinas, ang Maynila. Sa mga panahong iyon, konti na lang ang supplies ng mga sundalong Amerikano. Kulang na ang kanilang mga pagkain at paubos na rin ang kanilang mga kagamitang pandigma. Kaya naman, kahit sinubukan man nilang lumaban, madali lang silang natalo ng mga Hapon at napilitan silang sumuko. Kasama sa mga sumuko, ang sikat na general na si General MacArthur. Subalit, maswerte pa rin si General MacArthur sapagkat pinayagan siyang mag-evacuate papuntang Australia kasama ang kanyang pamilya noong March 11, 1942. Habang ang ibang mga sundalo, Amerikano at mga Pilipino ay pinaglakad mula Mariveles, Bataan hanggang San Fernando, Pampanga, nang hindi binibigyan ng pagkain o tubig. Marami ang namatay dito at kilala natin ang pangyayaring ito ngayon na Marcha ng Kamatayan o Death March. Tumatak ang nangyaring ito kay General MacArthur at noong nakabalik na siya sa Amerika, nag-issue siya ng statement upang ipaalam sa mga Pilipino at mga Amerikanong naiwan sa Pilipinas. Siguro alam niyo na ang sinabi niya. Pero para sa mga hindi pa alam, ito ang ipinangako ni General MacArthur. I shall return. At noong October 20, 1944, matapos ang mahigit kumulang 2 taon, tinupad ni MacArthur ang kanyang pangako. Dumating siya sa isla ng Leyte. Nagpunta sa isang radio broadcast at sinabi ito sa buong Pilipinas. People of the Philippines, I have returned. February 1945, sa pamumuno ni General MacArthur, sumakay ang mga Amerikanong sundalo sa kanilang mga bangkang pandigma at dumaan ang mga Amerikanong sundalo sa Lingayen Gulf, 100 milya sa hilaga ng Maynila. Naghanda sila sa pagsalubong ng mga Hapon at inaasahan nilang susugurin sila ng mga ito pagdating nila. Pero hindi ito nangyari. Sa halip, mga Pilipino ang sumalubong sa kanila. Nakangiti at masayang makita ang magsasalba sa kanila mula sa kamay ng mga Hapon. Patuloy na umabante ang puwersa papuntang Maynila. May mga nakainkwentro silang maliit na grupo ng mga Hapon sa kanilang daanan. Pero madali lang nila itong nadispatcha. May kasama din silang aerial support na siyang nagbobomba ng kanilang mga daanan upang masigurong hindi sila maambush ng mga kalaban. Habang umaabante sila papuntang Maynila, isang sundalo ang nakakita ng isang mahalagang papel sa kalsada. Ito ay isang order mula sa commander ng mga Hapon at nakasaad dito na papatayin nila ang lahat ng mga Pilipinong magtatangkang tulungan ang mga Amerikano sa labanan. Mas nahimok pa ang mga sundalong Amerikano na umabante upang maprotektahan ang mga Pilipinong sibilyan. Di nagtagal ay nasa labas na sila ng Maynila. Hindi muna sila pumasok at tiningnan kung may nagbabantay bang mga Hapon. Noong nakita nilang wala, doon nila napagtanto na umatras na pala ang mga Hapon at nagkampo sa pinakapuso ng syudad. Pumasok na ang US soldiers sa Maynila at dahan-dahang umabante. Di nagtagal, pinaputukan na sila ng mga Hapon. Dahil urban warfare ang setting ng labanan, maraming snipers ang nagpaputok sa kanila. Agad silang nagtago sa mga building. Dito sila dumaan upang hindi sila masyado makita ng mga snipers. Gayunpaman, may mga tinamaan pa rin ang mga snipers sa kanilang grupo. At sa kasamaang palad, agad silang namatay sa tama ng bala. Umabante pa rin ang mga sundalo. Sinubukan din nilang bumaril at may natamaan silang ilang mga snipers. 4. Di nagtagal, nakarating ang grupo sa Rizal Stadium at isang matinding labanan ang naganap dito. Ang Rizal Stadium ay isang baseball park at ginamit ng mga Hapon ang stand sa stadium upang magtago. Mula doon,
agad nilang pinagbabaril ang mga Amerikanong sundalo. Nahirapan ang mga Amerikano dahil nasa gitna sila ng stadium at walang mahanap na cover. Gayunpaman, lumaban pa rin sila, pumalag sila ng harap-harapan sa mga Hapon. May ibang ginamit ang tangke bilang cover pero marami sa kanila ang tumayo lang sa harap ng mga Hapon at lumaban. Nagpalitan ang dalawang grupo ng mga putok at tumagal ito ng ilang oras. Marami mga Amerikano ang namatay sa labanan, pero may mga Hapon din silang natamaan. Noong natapos ang engkwentro, agad na nagpunta ang mga Amerikanong sundalo sa Santo Tomas. Narinig nila na may mga Amerikanong mamamayan na kinulong at hinostage ng mga Hapon dito. Pagdating nila doon, sinalubong sila ng mga masasayang Amerikano. Payat na ang mga ito, pero nakangiting makita ang magliligtas sa kanila. Pinakain ng mga sundalo ang mga American prisoners sa Santo Tomas, pero hindi nagtagal ang kanilang kasiyahan. Inatake ng mga Hapon ng Santo Tomas. Pinagbabaril nila ito ng kanilang artillery at mga tangke. Sa kasamaang palad, maraming mga Amerikanong sibilyan ang namatay sa pag-atake. Nahirapan din ang US forces na labanan ito dahil inatake sila ng mga Hapon sa malayuan. Tumagal ito ng 3 araw at nung tumigil na, ni-evacuate na ng mga sundalo ang mga sibilyan pabalik sa Amerika. Sa mga sumunod na araw, mas lumala pa ang labanan sa siyudad ng Maynila. Nagkaroon ng maraming engkwentro sa kalsada. Nagbabarilan at kung minsan ay nagsusuntukan kapag malapit na sila sa kalaban. Habang pinapasok ng mga Amerikano ang siyudad, mas gumagrabe din ang pag-atake ng mga Hapon sa kanila. Sinunog ng mga Hapon ang lahat ng mga buildings na kaya nilang sunugin. Ayon sa order ng kanilang commander, kung makukuha din ng US ang Maynila, dapat ay sunugin na lang ang buong siyudad upang wala nang matira dito. Pero hindi nagpatinag ang mga Amerikanong sundalo dito. Patuloy lang sila sa kanilang pag-abate. Nung una ay nahirapan ng US troops dahil ang mga nandoon ay mas sanay sa jungle warfare at hindi sa urban warfare. Gayunpaman, habang tumatagal at mas natututo na sila, mas maganda na ang resulta ng labanan. Nahirapan silang pasukin ang mga Hapon na nagtatago sa malalaking buildings. Habang umaabante ang grupo, umaatras din ang mga Hapon. May mga nagpaiwan upang i-delay ang pag-abante ng mga Amerikano. Habang ang ibang sundalong Hapon ay tumawid sa Pasig River, palayo sa mga Amerikano. Di nagtagal, nasa magkabilang parte ng Pasig River na ang dalawang kampo. Nasa hilaga ng Pasig River ang mga Amerikano, habang nasa timog naman ang mga Hapon. Nagtago sila sa syudad kung saan may malaking balakid na nagpoprotekta sa kanila mula sa mga Amerikano, ang syudad ng Intramuros. Dahil patuloy lang ang pagbaril ng mga Hapon, hindi pa makatawid ang mga Amerikano sa ilog papunta sa Intramuros. Nagpalitan lang ng putok ang dalawang grupo hanggang sa may isang tumigil. Habang nangyayari ito, may mga Pilipinong matapang na nilakad ang battlefield upang magbigay ng mga candy at sigarilyo sa mga Amerikanong sundalo. Ito ang kanilang paraan ng pasasalamat sa mga Amerikano. Sa ibang parte ng Maynila, nagbabalak din ang mga US forces na kunin ang korehidor mula sa mga Hapon. Sapagkat alam nila na bago nila makuha ang Maynila, dapat muna nilang kunin ang korehidor. Mula sa kanilang planes, nagparachute ang ilang sundalo pababa sa korehidor, habang ang iba naman ay gumamit ng bangka papunta dito. Binababa din ang supplies ng mga sundalo gamit ang parachutes. Pagdating nila sa isla, nagulat sila sa liit lang ng mga gwardya ng Hapon doon at madali lang nila itong natalo. Sa magkabilang banda ng Pasig River, nagpapalitan pa rin ng putok ang mga Hapon at ang mga Amerikano. Noong medyo humina na ang pagbaril ng mga Hapon, dahan-dahang tumawid ang mga Amerikano sa Pasig River gamit ang kanilang assault boats. Siyempre, habang tumatawid sila, patuloy lang ang pagtira ng kanilang mga artillery at mortars sa mga Hapon upang magsilbing cover fire. Noong nakarating na ang mga Amerikanong sundalo sa kabilang banda ng Pasig River, agad silang tumakbo papunta sa Intramuros. Dumaan pa sila sa isang malaking park bago umabot sa Intramuros. Doon ay tinulungan din sila ng mga Pilipino upang mas madali nilang manavigate ang lugar. Noong nasa labas na sila ng Intramuros, pinaulanan sila ng bala ng mga Hapon. Hindi basta-basta ang napakakapal na balakid ng Intramuros, may taas na 14 feet. Kaya kahit binoba ito ng artillery at mortars, matagal itong gumuho. Noong may parteng gumuho sa balakid at nagkaroon ng daanan ng mga Amerikano, agad nilang pinasok ang Intramuros. Naghanda sila sa isang matinding labanan sa loob nito.
Pero hindi na ito nangyari. Pagpasok nila, nakita nila ang mga patay na katawan ng mga sundalong Hapon at mga Pilipinong sibilyan na nakatira sa Intramuros. Doon nila napagtanto na naubos na pala ng kanilang artillery ang mga Hapon na nagtatago sa lugar. Para naman sa mga Pilipinong sugatan dahil sa gera at milagrong nakaligtas sa mga artilleries, sumakay silang lahat sa isang malaking barko at umalis sa Intramuros. Doon na natapos ang labanan sa Maynila. Oo, pagkatapos ng labanan, halos hindi mo na talaga mamukahan ang siyudad ng Maynila. Puno ito ng mga patay na katawan ng mga sundalong Hapon at Amerikano at ng mga Pilipinong sibilyan. Totoong natupok ng apoy at mga bala ang matataas nitong buildings at nagkalat ang mga debris sa paligid. Gayunpaman, gaano man ito kalala, ito ang naging simbolo ng tuluyang paglaya natin sa kamay ng mga mapang-abusong Hapon. Isang malaking tagumpay para sa ating bansa. At isa sa mga dahilan kung bakit nakamit natin ang tunay na kalayaan na ating tinatamasa ngayon. Nagustuhan niyo ba ang video na ito? Ano masasabi mo sa labanan sa Maynila? Ano sa tingin mo ang epekto nito sa mga taong naging saksi ng labanan? Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.